profile finished. Pwede na akong mag-apply sa OLJ. ID proof? Ano to? Welcome to RFW-TV. Saan pinag-uusapan natin ang remote work life in the Philippines. Kung nasa video ka na ito, malamang nag-sign up ka sa OnlineJobs.ph o OLJ as it is popularly called. Pero nung mag-a-apply ka na, nakita mo na masyado pa daw mababa ang ID proof mo. Aww. So, what is ID proof? Simple lang naman ito. It's a number on OnlineJobs.ph that shows how confident yung system nila na ikaw talaga yan. Kung wala itong system na ito, pwede magpanggap na kahit sino ang kahit sino. But with the ID proof system, mahihirapan mong kalusot yung mga fakers. Sa ID proof system, lahat ng bagong account nagsisimula sa 0 at pwede siya tumaas hanggang 99. Iche-check nila ang iyong ID, billing address, at iba pang personal information para tumaas ang numero na ito. May 5 steps na pwedeng gawin na hindi tatagal ng 20 minutes total sa side mo, pero pwedeng tumagal ng up to 1 week sa side ng OnlineJobs.ph. Manual kasi nila, bine-verify ang iyong personal information kaya tumatagal. Pero bago ang lahat, safe ba talaga ang ID proof system ng OLJ? ID proof ba talaga? O ID poop? So sabi dito sa blog ng OLJ, you are only submitting your proof of identity to us, onlinejobs.ph. We do not show your personal information and copies of your ID, address, and phone number to employers. Yan o, official na official, pakinggan. Parang safe naman, di ba? Well, it depends on what you are comfortable to share. Meron actually sample si OLJ na pinapakita nila sa employers. Okay, dito sa sample nila, kitang-kita dito yung address at telephone number mo. Kahit sinabi ni OLJ na hindi daw nila pinapakita ito. But that's not all. So meron link din to your personal Facebook account at naka-detail pa kung ilang friends at posts ang meron ka. Honestly, medyo TMI itong si OLJ, di ba? From our experience, doing the ID proof verification did not make our ID go poof. But the current system talaga may pagka-TMI, so it can make some people uncomfortable with it. So, is it ID proof or ID poop? Drum roll, please. Unfortunately, right now, with the current data they show to employers, parang closer to ID poop kesa ID proof, tong si OLJ. And if it makes you uncomfortable, it might be better to look for online jobs elsewhere. Marami namang alternatives to onlinejobs.ph na i-explore din natin sa ibang video. Pero kung tingin mo naman na hindi magkakaproblema in sharing this kind of info with potential employers, just keep watching this video to learn how to increase your ID proof on onlinejobs.ph. So meron ngang 5 ways para pataasin ang ID proof mo sa OLJ. Hindi mo kailangan gawin lahat ito, and may share kaming strategy sa dulo ng video kung paano mo pipiliin lang ang ID proof methods na gagawin mo. So method 1, unang-una sa lahat ang pag-verify ng email. Simpleng-simple lang ito. Nung nag-register ka, nakakuha ka dapat ng email tulad nito na galing sa OLJ. Click mo lang ang link sa email, tapos yun na. Ganun kadali. In terms of data privacy, ito na rin ang pinaka-safe since email verification lang naman ito. Pero pag ito lang ang gagawin mo, hindi tataas ang points mo at zero pa rin. Pero pag kinumbine mo sa paggawa ng ibang methods, tataas na ang ID proof mo. Itong next method ay for 25 ID proof points, which is to upload a valid government-issued ID. To do this,
you need to go to the OnlineJobs.ph verification page. May link sa video description sa baba. Ito dapat ang makikita mo. So, sa page na to, click on the button of the first one, yung nasa pinaka-leftmost, that says, Verify My Government ID. Pag nasa loob ka na, dito, kailangan mo mag-upload ng government ID mo, pati na rin isang selfie na hawak mo ang ID mo. Nyak, selfie. Nakaka-conscious, no? Pero okay lang yan. Pang-verify lang naman ang selfie para sa account mo. Ingatan mo lang ang pag-follow ng instructions sa page na ito kung ano ang acceptable profile picture, ID picture, at selfie. Gagamitin kasi nila ang in-upload mong information at pictures para i-verify na ikaw talaga yan. So kung may mali, pwedeng tumagal. Ang next method ay ang pag-verify ng iyong address na nagbibigay ng 30 ID proof points. Babalik na naman tayo sa onlinejobs.ph verification page. Tapos, dito, i-click ang second or yung middle button that says Verify My Address. So sa page na ito, simple lang ang kailangan mong gawin. You just need to upload a bill like your electricity or internet bill na may pangalan mo at address. Ngayon, pwede kasi na yung bill hindi nakapangalan sa'yo, pwedeng sa parents mo or sa asawa mo. So, paano kung wala akong bill na nakapangalan sa akin? Pwede gamitin naman ang bill ng kapamilya mo kung same kayo ng last name. So, yun yung isa mong pwedeng gawin. Pero kung wala ka din ito, better na mag-try ka na lang ng ibang ID proof method at hindi naman kailangan i-max out ang ID proof. So, yung next method, simpleng-simple lang ulit, verify your mobile number. Ito ay nagbibigay ng 25 ID proof points. But take note, ito ang tingin kong pinaka-obtrusive sa lahat. Madali kasi mag-message sa iyo ang mga hindi mo kilala through WhatsApp, Viber, Telegram, etc. pag alam na nila ang number mo. Pero if okay lang sa'yo magkaroon ng mysterious textmate, katito lang naman ang pag-verify ng mobile number. Babalik na naman tayo sa onlinejobs.ph verification page. Tapos, pupunta naman tayo dun sa third or the last button that says Verify My Mobile Number. So, dito, you just need to enter your mobile number on the text box and then you'll get a message on your phone. Just enter that number on the page and yun na. That's how you verify your mobile number. Itong last method ay ang pag-connect ng iyong Facebook account sa OLJ. Kung meron kang dalawang Facebook account, isang for personal use at isang for professional use, ito yung tingin kong pinaka-okay i-share yung professional account mo. Parang pag nag-LinkedIn profile lang ang share mo, di ba? Pero kung personal lang talaga meron ka, iwasan mong mag-share doon sa Facebook mo ng sensitive info. So, paano ba mag-link ng Facebook to OLJ? Unlike yung ibang methods, you need to go to your job seeker's dashboard, imbis na sa verification page. So, may link ka ulit kami nilagay sa video description para mapuntahan niyo ito ng madali. Pag nandun na kayo sa page na yan, hanapin niyo itong parte na ito. Dito kayo nagko-connect ng Facebook account. Copy-paste mo lang dyan yung URL ng Facebook po and then connect. Yun na, unfortunately, medyo unknown kung ilang number of points ang inibigay ng pag-connect ng iyong Facebook account. Pero nakakatulong pa rin ito sa pagpataas ng iyong ID proof score. And ayun na, yun na ang limang methods of increasing your ID proof. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, hope you can give it a quick thumbs up. Susunod na ang tip kung paano ka pipili ng ID proof method na ipaprioritize mo. Pero kung may tanong ka, just leave a comment below. Okay, like we said kanina, hindi mo kailangan gawin lahat ng method para tumaas ang iyong ID proof. Bawat job posting may ID proof requirement at bawat ID proof verification method ay meron lang binibigay na points. So, pwede mo lang pataasin ang iyong ID proof points hanggang sa kailangan mo lamang. Para magawa yon, check mo muna yung ID proof requirement sa job posts na gusto mong applyan. Tapos,
gawin mo lang ang ID proof methods hanggang sa kailangan mong number of points. Example, dito 50 ID proof points lang ang kailangan. So yung first few methods pa lang is enough na for your application. So pwede mong mabalanse yung binigay mong info kay OLJ while still being able to apply. Speaking of applying for jobs on OnlineJobs.ph, I'm telling you upfront, hindi gumagana ang lottery system sa pag-apply sa mga online na trabaho. The more chances you have, the more chances of winning is not true. In the future, maglilink kami ng video dito kung paano pataasin ang iyong chance na makakuha ng online job. But for now, that's all for this video. I appreciate you watching until the end. Thank you.